Hi guys, good afternoon or good evening here in Canada. So I'm making my vlog. Andito ako ngayon sa Regina, Saskatchewan, Canada. So I'm making this vlog para I want to share also to others kung paano ako nagkaroon ng permanent resident visa dito sa Canada. So, I'll be sharing my personal experience, kung ano yung mga ginawa ko, ano yung mga gino-go through ko ng mga processes. Alam ko na maraming na naghihintay sa akin na mapanood nila yung video ko kung paano ko po na nagkaroon ako ng permanent resident visa. So, basically, the first step is, yung ginawa ko nung una ay, no, I really have to prepare myself. O kailangan talaga natin na i-prepare yung ating sarili. If you dream to go to Canada or if you want to migrate to Canada, kailangan po tayo po ay magiging handa. So ang first step po niyan, dahil pangako ko po nga yan, sinasabi ko po nga sa mga kaibigan ko that I will show to them or teach them how to do the step-by-step process in going to Canada. So una po talaga ay we should be prepared mentally. No, dapat handa po yung ating pong pag-iisip at hindi lang po mentally, kailangan po tayo po ay maging handa emotionally at saka financially. Sinasabi ko pong mentally dahil alam po natin no, karamihan sa mga Pinoy na pupunta dito sa Canada ay ang gusto po nila ay magkaroon talaga ng magandang buhay. Indeed, ang Canada talaga ay napakaganda po na lugar. At the same time, tayong mga Pinoy nais natin makita ng ice. Tingnan mo ako ngayon, balot na balot. No, dalawa yung ano ko, yung pants ko, no? Dalawang doble po 'yan. At the same time, may heater pa 'yan sa loob dahil napakalamig po dito. No, ang temperatura po namin, the temperature ay nasa 35 to 38, minsan nagiging 40 pa pag may wind chill. So, may mga challenge nga ginagawa yung iba, pag hinahagis nila yung mainit na tubig ay nagiging yelo pag bagsak. Gagawin ko din yan minsan sa akin pong vlog. So, kailangan po tayong maging handa mentally. Kailangan po ay pumunta dito sa Canada. Ano man yung kanilang culture, ano man kanilang ways of thinking, dapat ma-adapt po natin yan. Unang-una yung ating pong mga trabaho. Minsan, pag tayo po ay nagtatabaho, kagaya ko po ako po ay nagtabaho dati sa Saudi Arabia, napakaganda po ang aking trabaho dahil nasa top management level na po ako. So, pumipirma-pirma na lang ako, nasa top management level na po ako. So, pumipirma-pirma na lang ako. Pero dito po sa Canada, dapat po mag-umpisa muna po tayo sa mababa. So, kailangan po tayong magkaroon muna ng Canadian experience. So, luckily, ako naman po ay nagkaroon ako ng kaibigan sa pamagitan po ng LinkedIn na isang Canadian. Nagkaroon siya na mayroon siyang bookkeeping at saka consulting company dito. Kaya ako po ay nakapagtrabaho kaagad. Mayroon nga akong mga nakilala na 6 months na sila dito ay hindi pa sila nakahanap ng trabaho. Pero ang Canada po ay mayroon sila mga bridging programs. Pag hindi ka pa nakahanap ng trabaho sa loob ng 3 months, ay ipapasok ka nila sa mga companies at magiging volunteer ka muna hanggang magkaroon ka ng experience. Napaka-importante pa kasi dito yung Canadian experience. So dapat maging handa po tayo mentally. Emotionally naman po, pag tayo po hindi sanay na mapalayo sa ating pong mga mahal sa buhay, sa ating pong mga relatives, kailangan po wala po yung homesick. May mga homesick pa rin, pero dapat makapag-adjust na po tayo niyan. Dahil dito po talaga sa Canada, talagang kayod po ang mga Pinoy. They make use of the time. Dahil ang oras po dito ay ginto. Ang oras po dito dahil binabayaran po dito in an hourly basis. Hindi po yung araw-araw, kundi po hourly po. Kaya yung iba, mayroong 2 jobs, 3 jobs, 4 jobs. So they're shifting from one companies to another companies. At dapat pag tayo po pumunta dito sa Canada, maging handa po tayo financially. Alam nyo po, pag tayo po ay magpa-process ng ating pong Canadian na residency, malaki po ang gastos niyan. Di bali yung sa iba po ay mayroon po talaga silang employer. Pag ikaw po ay mayroon talagang employer dito and you are being hired, yung iba po talaga ay mapalad po sila dahil wala po silang ginastos kahit isang kusing. Pero ngayon po, karamihan sa mga employer ay hindi na po nag-hire dahil karamihan nga sa mga Pinoy na is pumunta sa Canada, yung mga Pinoy na mismo ang gumagastos para lang makapunta dito.
So yung sa aking case naman ay actually marami pong ways para tayo po ay makapunta sa Canada. May mga una po yung sinasabi po nila na provincial nominee. At doon po ako nagkaroon ng chance para makarating dito sa Canada. Mayroon din po tayong express entry, no? At mayroon din po tayong sinasabi ng federal skilled worker at through student, no? Student permit. Na tumutulo na po ang aking sipon dahil sa lamig. So, ganyan ko muna. Yan. Malamig po talaga dito. So, ang nangyari po sa akin ay talagang it's an answered prayer dahil matagal ko na pong desire na ako po ay makapunta dito sa Canada. Galing po ako sa Saudi Arabia at malaki ding tulong po na contribute sa akin yung aking pong sister-in-law. Dahil una pong in-applyan ko ay yung express entry. Ang express entry po kasi ay kayo po ay nirarank, no? Nirarank kayo kung sino po yung mai-invite. At kailangan mataas yung ranking mo para ikaw po ay ma-invite at magkaroon ng permanent resident visa. So sa aking case po, yung unang-una ko pong in-applyan na express entry, hindi po ako nagtagumpay doon. I was never been successful. Dahil malaki ang bayad ko kasi nakabayad din ako sa agency. Kaya po mag-ingat po tayo pag tayo po ay nag-a-apply sa agency dahil minsan humihingi lang sila ng bayad at hindi naman talaga nare-realize yung ating pong dinidesire na makapunta dito sa Canada. So be sure, no, kung ano po yung mga agency na nagpa-process sa inyo, yan po ay legitimate at hindi lang kayo pinipirahan. Yung ginawa ko po ay dahil po yung kapatid ni Mrs., napakahalaga po ito pag kayo po ay mayroong relatives sa Canada. Dahil mas malaki ang chance ninyo. Dahil pag may relatives po kayo, maaring yung relatives nyo ay makahanap ng employer. Sa provincial nominee po kasi, mas malaki ang chance at malaki yung ano points mo pag mayroong kang job offer. So unang-una, pag ikaw ay nagbabalak na pumunta dito sa Canada, dapat mayroong kang job offer. Paano makukuha ang job offer? Nakukuha ang job offer sa mga companies na gustong mag-hire sa inyo. Pag wala pong companies na gustong mag-hire sa inyo, mahirap po yan na magiging provincial nominee. Dahil sa provincial nominee po ay i-nominate po kayo ng province na kayo ay makapunta dito sa Canada dahil ang iyong employer ay nais na ikaw ay i-hire. So sa case ko naman, napakapalad ko, napaka-bless namin. Dahil yung aming pong sister-in-law ay tumulong sa amin, si Nancy. Shout out to Ate Nancy, no? Ate Nancy Del Rosario na tumulong sa amin na magkaroon kami ng employer. Process na kami doon, mayroong agency na nag-facilitate noon. At sangkatotak at ang dami-dami pong papers na aki pong pinirmahan. Pero unang-una po dapat po ay maging handa po tayo na magkaroon tayo ng IELTS. Pag ikaw po ay nagbabalak na pumunta sa Canada, dapat mayroon ka pong IELTS. No, pag wala ka pong IELTS, mahirap po yan. Dahil yung agency na nagpa-process sa aming pong papers, ang unang-unang hinana po sa akin ay yung IELTS ko po. At buti na lang, at hindi pa nag-expire yung aking pong IELTS dahil dati nag-take ako ng exam para sa aking pong express entry. Ang IELTS naman, hindi naman kailangang malaki ang score mo, lalo na pag ang in-applyan mo ay provincial nominee program. 6 or 6.5 pwede na po iyan. So mataas na po iyan na band score. So sa mga major applicants o yung principal applicant, yun lang po ang magte-take ng exam. Kagaya sa amin, yung aking pong provincial nominee ay kasama po iyan ang aking pong misis at ang aking pong anak. So ako lang po ang nag-take ng IELTS, hindi na po nag-take ng IELTS sa misis. At yung aking IELTS lang yun ang binasihan nila. Pangalawa, kailangan po at least po ay mayroon po tayong savings. No, importante po yan dahil chinecheck po nila kung mayroon po ba tayong capabilities na pag tayo po ay nandito na sa Canada, tayo po ba ay mayroong enough fund to support ourselves samantalang wala pa tayong trabaho or na-lay off ka sa trabaho, pwede ka bang mabuhay financially. So, yung sinabi ko nga po, dapat we have to be prepared financially. Hindi naman kailang malaki ang pera, pero at least po ay enough and sufficient for you to survive within 6 months. Kaya mas mabuti pag ikaw ay may relatives, pwede ka pong makitira sa iyong relative, at pag ikaw ay okay na at stable na, pwede ka nang lumipat. Dahil dito po, hindi naman masyadong mahal ang mga bahay. At kino-compute ko nga, no,
parang same lang din naman sa mga rental doon sa atin po sa Pilipinas. Mayroon nga po nagre-renta dito ng 500 Canadian dollar, no, malaki-laki na din yan, 500, 600. May iba po nagre-rent doon sa basement. Pero maganda po ang basement nila dito. Napakaganda po ng kanilang facilities, hindi po kagaya sa atin. So yun po mga kapatid, no, yun po ang pinakauna. Yung ginawa ko po ay through provincial nominee. At yun po unang inasikaso po namin. Nang ako po ay na-approve na sa provincial nominee, pwede na actually ako pumasok or pumunta dito sa Canada. Pero I opted to wait na magkaroon talaga ako ng permanent resident visa. So hinintay namin yan. So it takes 2 years. It takes 2 years na na-process at natapos po yung aming pong permanent residency. So after 2 years po noon ay binigyan kami ng 1 year after our medical na makapunta dito sa Canada. Actually, yung aming pong expiration sa pagpunta dito sa Canada ay noong February 5. Pag hindi po kami nakapunta noong February 5, may expire na po. At luckily, kami po ay nakapunta dito, nakapag-land dito sa Canada noong January 14, 2019. So, bagong-bago lang po. So, hindi pa ako nag-isang buwan dito. So, nag-i-enjoy muna ako sa lugar, na tinitingnan ko po muna ang mga lugar bago po ako nag-update sa aking vlog. So, in my next vlog, so dito ko po muna puputulin, my next vlog ay sasabihin ko sa inyo yung step-by-step process na talaga. So, ito po ay introduction lamang sa step-by-step process on how to go to Canada. So, just make sure po na handa po tayo sa lahat ng aspeto na ito. At tayo po yung maging handa mentally, we should be prepared emotionally, and we should be prepared financially. So, see you next time, guys! Maraming salamat sa pakikinig, and more information will be given to you in my next vlog. So, don't forget to like, share, comment. Pag mayroon po kayong mga tanong, mayroon po kayong mga comments, ilagay nyo lang po sa comment box at sasagutin ko po kayo. Maraming salamat! See you on my next vlog! God bless you! Don't forget to subscribe! Thank you! Bye-bye!